Karaniwan ng laman ng mga alamat at kwentong bayan ang giant clams o taklobo na umano'y nangangain o kaya'y nananakit ng tao. Pero napakalayo nito sa katotohanan. Ang giant clams ay filter feeders at itinuturing silang isa sa mga pundasyon ng coral reef ecosystem. Ang giant clams o taklobo, ang pinakamalaking bivalve mollusks o yung mga shellfish na may magkatakip na kabibe. Ang lapad nito umaabot sa 4 na talampakan at ang bigat naman sa 500 pounds. Pero higante ang mga ito, hindi lang sa laki, pati na rin sa kahalagahan. Bukod sa magaganda sila tignan, naging tirahan din sila ng fishes or mga different marine organisms. Bio-eroders din sila, filter feeders, so pinifilter nila yung ocean. And the other thing is that many studies actually show that clams could also help the coral reef ecosystem mismo. So alam mo naman yung marine ecosystem natin na pag yung isa may extinct, talagang maaapektuhan yung iba din. Kadalasang matatagpuan ang mga taklobo sa Pacific Ocean at South China Sea. Itinuturing na delicacy ang laman nito. Tinatayang nagkakahalaga ng 8,000 piso kada kilo ang bentahan ng laman ng taklobo sa black market. Ginagawa namang dekorasyon ang shell nito. Sa kasamaang palad, ang mga taklobo ay naging extinct na dito sa Pilipinas noon pang 1980s dahil sa sobrang pagkonsumo nito. Pero dito sa University of the Philippines Marine Science Institute Bolinao Marine Laboratory, may programa na naglalayong sagipin ang mga taklobo. It started 1984 because of Dr. Gomez. Dr. Gomez wanted actually to have a laboratory here in Bolinao. And then the banner program is the Giant Clam Conservation. So kumuha siya ng mga clams from Australia, Solomon Islands in Palau. And then kumuha siya dun ng mga broodstock na clams. And then pinunta niya dito sa Pilipinas and dito niya hinatch. Dito sa Bolinao Marine Laboratory. And then from then on, dumami na siya. Dito sa laboratorio, pina-fertilize ang mga taklobo. Magkalipas ang 5 buwan, inililipat ang mga ito sa Ocean Nursery sa Silaki Island. Sa ngayon ay may mahigit 30,000 adult giant clams sa Ocean Nursery. Ito na ang may pinakamalaking concentration ng taklobo sa Pilipinas at marahil daw sa buong mundo. Dahil sa matagumpay na pagpaparami ng giant clams dito, marami ng taklobo mula sa nursery ang inilipat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ibang bansa. Nagta-transport kami sa ibang site. Actually, we have 81 site within the Philippines. Then nagta-transport kami. Nakatransport kami sa United Kingdom, sa Australia, Sabah, Malaysia, Germany, Thailand. Then within the Philippines, mostly ang natatransport namin Batangas, Zambales, Palawan. Mahalaga rin daw ang partisipasyon ng komunidad. Kailangan kasing baguhin ang kaisipan ng mga ito na imbis na kumonsumo ng mga taklobo ay dapat protektahan ito. Sa ngayon, inaano namin na ma-involve ang community. Ino-organize namin ang community like ang Silaki kasi sila ang malapit. Sila din ang magkikinabang. Training na namin sila as sila ang tour guide, sila ang bantay, then sila din ang magiging dialogue. Madalas ang hindi natin naiintindihan ang siyang nagiging sanhi ng alinlangan. Ang mga taklobo na nuo'y kinatatakutan ang siya palang dapat nating protektahan. Laging tatandaan na ang pangangalaga sa kalikasan ay nag-uumpisa sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman.
para sa Panahon TV mula sa Bulinaw, Pangasinan. Ako si Cathy San Gabriel.